Ito nga si Kyle Kuzma ay may payag patungkol nga sa trade rumors ng Los Angeles Lakers na interesado nga silang kunin siya mulit ibalik sa Lakers team. Pero bago nga natin yan pag-usapan ay eto munang nakakatuwang makita na si Kemba Walker. Dahil ngayong araw nga ay naglaro na nga siya mga idol para sa Dallas Mavericks ngayong wala si Luka Doncic. Siya nga mga idol ang nagtimon sa opensa netong Dallas Mavericks at napakaganda ng kanyang ginawa. Grabe nga rin ang minuto ng kanyang nilaro mga idol, halos 42 minutes na talaga namang magandang makita. At sa 42 minutes nga na yan ay napakaganda ng kanyang performance. 32 points, 5 rebounds, 7 assists at 1 block. 48% sa field at 30% sa kanyang mga 3-pointers. Kahit nga medyo disappointing yung naging resulta dahil talo pa rin sila 100-99, ay talaga namang napakapositibo nga neto para kay Kemba Walker. Parang wala nga siyang pagbabago kahit medyo matagal-tagal nga kanyang pagpapay nga dahil hindi siya masyadong pinalaro at walang kumuwang NBA team sa kanya ng offseason. Tapos ngayong pagbalik ni Kemba Walker, 32 points agad ang ibinigay sa Cavaliers. So pagpapatunay nga lang din niya na may ibubuga pa talaga itong si Kemba Walker. Hindi lang talaga siya nasa right situation sa New York Knicks. Pero ngayon nga nasa Dallas Mavericks siya, ito, nagbo-blossom nga siya. Pero let's see mga idol sa mga next games kung mabibigyan ba ng consistent minutes itong si Walker dahil sa kanyang performance na ito. At eto na nga mga idol, pag-usapan na natin ang payag ni Kyle Kuzma patungkol nga sa mga trade rumors ng Lakers na gusto nga daw siyang ibalik. Sabi niya nga dito sa isang payag, "I think it just shows you the grass is not always greener." Well, in short explanation, para nga mabilis nating maintindihan, ang parang pinapalabas nga ni Kyle Kuzma sa kanyang pahayag na yan ay nagkamali ang Los Angeles Lakers sa pagtitrade sa kanya. Pero bumawi pa naman siya sa mga susunod niyang pahayag at sinabi niya, "It's definitely a good thing because at the end of the day, that means I've been playing well and I have a value in this league that a team would want to trade for me. It's a blessing." Yan nga ang kanyang mga nasabi mga idol sa trade rumors patungkol sa Los Angeles Lakers. At balita pa nga rin nung nakaraan mga idol na pinaplano nga daw ni Kuzma na hindi mag-sign ng extension sa kanyang team ngayon na Washington Wizards at gusto niya nga daw maging free agent. Well, hindi malinaw kung ano ang dahilan pero I think mga idol gusto rin siguro manalo ni Kyle Kuzma. Dahil ngayon sa Washington Wizards, yes, napakaganda ng kanyang performances. Nag-average siya ng kanyang mga career high. 21 points per game, 46% sa field, 3.6 assists in 35 minutes. Ay siguro hinahanap-hanap pa rin ni Kuzma yung feeling ng nananalo ng games at nananalo ng championship kagaya sa Lakers. Kaya nga balak niya nga daw na maging free agent at hindi mag-op-in sa kanyang kontrata sa Wizards. So let's see mga idol kung may patutunguhan ba itong mga balitang ito, itong mga rumor, itong mga tension about kay Kuzma at sa Lakers. Kung ito ba ay magre-resulta ng reunion neto ni Kyle Kuzma at ng Los Angeles Lakers. Yan ang abangan natin mga idol sa upcoming free agency at sa mga possible trades nga rin na pwedeng mangyari this season. Pero kung sa opinion nyo nga mga idol, sa tingin nyo ba maganda pang bumalik itong si Kuz sa LA? Alam naman natin na nung last season niya ay nag-struggle nga siya ng sobra sa paglalaro kasama si LeBron at AD. Parang hindi niya mahanap yung kanyang role. At baka mga idol, yun na naman ang mangyari kapag bumalik nga siya sa LA Lakers. Pero who knows, di ba mga idol, baka mamaya yung 2 years of experience neto ni Kyle Kuzma sa Wizards ay makatulong nga sa kanya dito sa pagbabalik niya sa LA Lakers.